At ayan, nandito na po yung national ID natin at makikita na po natin yan dyan. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano natin madadownload ang ating national ID online. Yes, pwede na po natin i-download yon, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! May good news nga po dahil pwede na po natin i-download ang ating national ID online. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay pumunta po tayo dito sa Google. Dito po sa Google ay i-type at i-search lang po natin yung nationalid.gov.ph. Yan, i-type lang po natin yan at i-search lang po natin. And after po nyan ay ganito po yung lalabas at kailangan lang po nating i-scroll down. Dito po may nakalagay po na national ID at ayan po yung pipiliin natin. At before po natin makuha ang digital copy ng ating national ID ay kailangan po natin magbigay ng consent at pindutin lang po natin yung proceed na nasa baba. At dito may sasagutan na po tayo na kung saan sasagutan po natin yung first name, middle name, last name, pati na rin po yung birthday po natin. Again, paalala ko lang po sa inyo na kailangan nyo pong i-double check yan at kapag okay na ay pindutin nyo lang po yung continue na nasa baba. After po nyan ay medyo maghihintay po tayo before po tayo mag-take ng live selfie. Make sure lang po dito po sa may live selfie ay i-follow po natin yung instructions at pindutin lang po natin yung start na nasa baba. So dito i-allow lang po natin yung camera. At dito, kailangan po nating i-follow yung instructions. Ayan, move closer daw po sa camera. At ayan, stay lang po tayo sa camera sa mismong frame. At kapag okay na, ay dadaan po yan sa verification. Ang problema lang po talaga sa ngayon ay sobrang tagal po ng verification hanggang sa makita ko na lang na after verification ang lumabas ay verification failed. So ito nga yung pinaka-problem natin sa ngayon na meron na po tayong solusyon. So ngayon, punta na po tayo sa next step. Ang next step na kailangan po natin gawin ay kailangan po natin pumunta sa Google Play Store. At dito naman po sa Google Play Store ay search lang po natin yung application na gagamitin natin na eGovPH. Dito naman po sa eGovPH ay kailangan lang po natin yung i-install para magamit po natin yan. At syempre, bago po pala natin ma-install yan ay kailangan po muna yan dumaan sa security scan ng ating device para ma-make sure po natin na safe po gamitin yung application na ito. At dahil okay naman na ay pwede na po natin yung gamitin. So dito i-open lang po natin, pindutin lang po natin yung allow for notifications at nandito na po tayo sa ating eGovPH. So dito kailangan po muna nating mag-sign up bago po tayo makapagsimula. So pindutin lang po natin yung sign up na nasa baba. And after naman po nyan ay kailangan na po nating ilagay yung number ng SIM card natin na ginagamit po natin ngayon. Just make sure lang po na active po yan at pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At ang next naman po ay ang pag-turn on or enable ng notifications. Pindutin lang po natin yung allow. At syempre, kailangan po nating pindutin yung continue na nasa baba. And next step naman po ay ang pag-enter natin ng OTP or yung one-time password. Sinend po yan ni eGovPH sa number po natin at kailangan po nating ilagay yan dito. After po natin sa OTP ay mag-create naman tayo ng ating MPIN. Yung MPIN po ay 6-digit number. Yes, 6-digit number po yun na ilalagay po natin kada magla-login po tayo sa ating eGov account. So dito re-enter lang po natin yan at next po natin. Congratulations! You have successfully created your account. So dito mag-login na po tayo. Ang next step pala na gagawin natin before natin makita yung national ID ay ang pag-verify ng account. Kung makikita nyo po dyan ay pindutin lang po natin yung verify now na nasa baba. Ang una po nating sasagutan ay yung personal information natin for identity verification. Kung makikita nyo po dyan, kasama po dyan yung citizenship, first name, middle name, last name, birthday at yung paglalagay po ng ating email address. Ang advice ko lang po sa inyo, kapag naglalagay po kayo dito ng email address ay just make sure lang po na active po yan at nakaka-receive po yan ng notification. At ang next naman po nating sasagutan ay ang paglalagay ng ating current address. Kung saan nga ba tayo kasalukuyang nakatira? Ang kagandahan lang po dito, kapag nagsasagot po tayo ay meron na pong pagpipilian dyan. Kaya syempre, hindi na po tayo mahihirapan. So dito, piliin nyo lang po at fill upan yung mga kailangan dito sa address at pindutin lang po natin yung next na nasa baba. Ang next step na gagawin naman po natin ay ang pagda-double check o yung pag-confirm ng information na sinagutan po natin kanina. Dito ay kailangan po nating i-check yung mga spelling, kung tama nga ba yung nilagay natin kanina para hindi na po magka-problema. At pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At ang next naman po ay kailangan na po natin mag-take ng live selfie. So dito, make sure lang po natin na i-follow yung instructions katulad na dapat wala po tayong suot na cap or salamin. Wala rin po dapat filter. Dapat yung mukha po natin or yung face po natin ay within the circle para syempre makita po tayo at dapat maliwanag po para makita rin po yung itsura po natin. At ngayon, mag-selfie na po tayo. Move your head to the left,
kailangan rin po nating i-blink yung eyes po natin. Move your head to the right at ayan, preparing to capture. At kung okay na po kayo dito sa picture nyo or mismong selfie ninyo, ay pindutin nyo lang po yung yes, I'm happy. Kapag hindi naman po, ay pwede po kayo mag-retake photo. So dito dahil okay naman na, ay pipindutin ko lang po yung yes na nasa baba. And after po natin sa selfie, ay mapupunta naman po tayo dito po sa code na sinend po ni Igob sa ating email account. So dito nagsend nga daw po ng 6-digit code sa email account po natin at kailangan i-double check po natin yan sa ating email account. Ilalagay ko na po yung code na na-receive ko at dito may lalabas na, congratulations! You have successfully upgraded your account. So pwede na po nating ma-enjoy yung mga Igob PH app services dito po sa Igob PH. At ang tanong, paano nga ba natin makikita yung national ID natin sa Igob PH? Pindutin lang natin yung blue button na nasa baba at ayan, nandito na po yung national ID natin at makikita na po natin yan dyan. Ang kagandahan po dito sa Igob PH ay nakita po agad natin yung national ID in just one click. Ang isa pang kagandahan ay kung ano nga yung nakalagay sa card po natin na hindi pa po natin nare-receive o yung mismong national ID card ay ayun po yung nakalagay po dito. So pwede nating magamit to. And also, ito pong national ID natin sa Igob PH ay valid po at wala po siyang expiration. Again, uulitin ko po, no expiration date po yung national ID natin sa Igob PH. So pwede natin itong magamit kahit saan po. Actually, hindi lang po national ID yung mapoprovide sa atin ng Igob PH. Marami pa po tayong pwedeng ma-explore sa application na ito. Yung isa po sa nagustuhan ko dito sa Igob PH ay pwede na po nating matrack at ma-manage yung account natin and contribution sa PhilHealth, GSIS, SSS, PhilHealth at marami pang iba. So for example, i-check po natin at maglalagin tayo sa ating SSS account or portal. So nandito na po yan agad, direkta na po tayo dito sa Igob PH. So malaking tulong po ito dahil direct na po tayo dito ang pwede makapag-login at makapag-register. So dito na po natin yung gagawin. At dito po sa Igob PH ay pipindutin lang po natin yung more. Ang isa pang nagustuhan ko dito ay ang SIM card registration. Yes, may SIM card registration po tayo dito at pindutin lang po natin yung SIM card. Ating case lang naman po na may bagong bili ka na SIM card ay pwede ka po mag-register dito sa Igob PH. Diretso na rin po yan. So dito piliin mo lang po yung network ng SIM card na gamit mo at mag-register ka na po dito. At alam mo rin ba na dito po sa Igob PH ay pwede na po tayo mag-apply ng trabaho? So dito pindutin lang po natin yung e-jobs. So dito po sa e-jobs ay malaking tulong po siya para online po tayo makapagpasa ng ating documents like resume or CV natin para ma-fit po tayo dun sa trabaho na pwede po nating applyan. Kaya kung isa ka sa mga naghahanap ng trabaho sa ngayon ay malaking tulong po ito para magkaroon ka po ng chance or opportunity na makapag-apply. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano po natin madadownload ang ating national ID online. Ang kagandahan po sa digital copy ng ating national ID ay wala po yung expiration. And also, pwede po natin magamit yon sa lahat ng transactions na kinakailangan po ng valid ID. Yes, pwedeng-pwede po yon. Kaya kung hindi mo pa nakukuha yung national ID card mo hanggang sa ngayon, ay pwede mo pong gawin yung steps na ito. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ko pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment sa may comment section sa baba. And also, pwede mo rin i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At kung bago ka lang ang tapadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome ka, pwede ka mag-subscribe at pindutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe, peace, one love. We'll be right back.